Hello guys, 14 questions ngayong video ang aming sasagutin. Tutukan nyo lang yung video hanggang dulo, okay? Tara na, let's go! Tanong nila Mark Place at Edgar Santos, ano daw ba yung sapula? Ang sapula ay sakit ng mga ibon na nakukuha sa hindi balanced na proteins at fats. Ang itsura ng sapula ay dilaw na bilog sa puwetan ng mga lovebirds. At tandaan, ang sapula ay nakakamatay sa mga alaga nating ibon na kapag hindi agad nagawan ng paraan. Ano ba ang paraan para mawala ang sapula? Iwasan magbigay ng matataas na pagkain na may proteins at fats. Ano-ano ba mga ito? Sunflower seeds at boiled egg. Pwede naman magbigay ng maraming sunflower seeds kapag may inakay na yung ibon nyo. Tapos kung magbibigay kayo ng boiled eggs, dapat once a week lang para makapag-diet pa sila. Isa pang paraan para mawala yung sapula, ilagay lang sila sa malaking kulungan kung saan sila pwede lumipad ng lumipad para mabawasan yung fats dahil sa exercise. Mas mabuti nang gawan agad ng paraan para maagapan agad kaysa sa pinatagal pa ng ilang linggo bago gawan ng paraan dahil may tendency ng mawalan ng buhay yung ibon. Kaya alagaan ang mga ibon natin sa pamamagitan ng pag-diet sa kanila. Tanong ni Hernan Sunga, hanggang kailan pwede magbigay ng Fertibird? Para sa may mga produktong Picoy Vitamins na Fertibird, ang pagbibigay nito ay mula 7 months old hanggang sa matapos yung clutch. Kapag ang ibon mo ay nangingitlog pa o patuloy-tuloy pa sila gumagawa ng itlog, mabuti nang lagi kayo magbibigay ng Fertibird at Calcibird para maganda pa rin yung development ng eggs at para mataas din yung chance na mag-fertile lahat ng itlog. At syempre, para maging fertile yung mga itlog, iwasang istresin yung mga ibon at iwasang silip-silipin ang nest box para hindi nila basagin yung itlog at para limliman pa nila. Tanong ni Tiff Gaming, pwede ba ipares ang lutino sa Alps 2? Kami rin ay may tanong, kung yung lutino mo ba ay Alps 2 rin ba? Kung oo, pwede. Kung Alps 1 yung lutino mo, asahan mong hybrid or buknoy yung magiging inakay niyan. Next, may comment si Mar Figuera PH. Ang sabi niya, may pares akong budgie at African lovebirds. Kung totoong magkapares sila, send mo sa amin yung picture at balitaan niyo po kami kung magkakaitlog sila. Dahil never pa po ako nakakita na paired na magkaibang lahi na ibon. At para lang sa amin, pwede sila maging bonded pair pero never silang magme-mate. Pero kung mapapatunayan nyo po na may itlog na sila at lumaki na yung inakay nila, message mo lang kami sa Facebook page or i-post mo sa aming Facebook group. Para malaman ng lahat na pwedeng ipagpares at paramihin yung lahing African lovebirds tapos para kids. Tanong ni Vidal Holo Tenorio, pwede daw ba ipagsama ang Alps 1 at budgie sa cage? So, yung tulad ng topic kanina, bago to, yes, pwede naman, pero mas okay kung may divider para lang din sa ikakabuti ng mga ibon. Pero kung kayo ay may tiwala sa kanila dahil hand-feed sila na hindi sila mag-aaway or magkakasakitan, okay lang na kahit walang divider. Nasa sa inyo na po yung huling desisyon. Tanong ni Melissa Rojas, ano po yung successor pellets? Ang successor pellets po ay isang fertility booster na nakakapag-fertile ng eggs at nakakapagpagana sa ating mga lovebirds para mag-mate. Comment ni Edilberto Veneracion,
bakit hindi pa daw nakakapag-itlog yung mga alaga niya sa tagal niya ng nag-aalaga. Maraming dahilan kung bakit. Una, same cock. Kung same cock ang inyong ibon, imposible po talaga na nakapag-itlog sila. Pangalawa, force pairing. Kapag ang ibon nyo ay naka-force pairing, mahihirapan po talaga sila magpares dahil hindi sila sang-ayon sa kanilang kapares. At umaabot ito ng buwan bago sila magpares. Umaabot ng 1 month pataas. Kung ang ibon nyo ay force pairing, dapat maging matyaga kayo. At hindi po dapat kayo maging mainipin. Pangatlo, may problema isa sa kanila. Paanong problema? Isa sa kanila ay hindi kayang makipag-breed. Ang solusyon ay dapat ihiwalay na sila. Kasi kapag may problema po talaga sa kanila, ay hindi na talaga sila makakapag-breed. Tanong ni Kevin Jan Agravante, ano ba ang nesting materials na para sa parakeets? Sa experience namin sa aming parakeets ay hindi nila pinapansin yung sanga ng malunggay. Kaya mas preferred namin na kusot na lang yung magiging nesting materials nila. Yung kusot na tinutukoy ko yung mga wood shaving. Okay? Tanong ni Elmer Sinka, bakit ayaw pumasok ng kanyang parakeet? Almost 1 month na siya sa kanya. Uulitin po namin, base sa aming experience, ang aming parakeets ay hindi din pa pumapasok sa kanilang nest box. Kaya lang sila hindi pumapasok sa nest box dahil yung aming parakeets ay parehas lalaki. Kaya wala sa kanila na interesado pa pumasok sa nest box. Kaya dapat sure ka sa gender nila. Check mo na yung gender ng parakeets mo at baka ayun na nga rin ang dahilan. Tanong ni Prince Kiel Tatel, ano po yung kulay puti sa gilid ng cage? Ang tinutukoy niya dito yung cattle bone. Ang cattle bone po ay isang calcium na importante sa ating ibon para sa kanilang itlog na magagawa. Ang calcium ay para din tumibay yung eggshells nila para hindi maging malambot yung eggshells. Kasi may ibang ibon na nagpo-produce ng eggs pero sobrang lambot ng kanilang eggshells. Kaya mas okay kung laging may cattle bones sa kulungan nila para if ever na magkaroon ng itlog ay magiging matibay yung eggshells. Tanong ni Alwi Caniculus, pwede ba ang vertebrate sa cockatiel? Yes, sa lahat po ng klase ng ibon, pwede po ang vertebrate. Tanong ni Blue Eye RBLX, bukod sa kusot, ano pa ba ang pwedeng gawing nesting materials? Sanga ng malunggay ay isa sa magandang gawing nesting materials lalo na sa mga African lovebirds dahil mahilig sila magkutkot at magaling din sila mag-ayos niyan. Tapos pwede din yung beddings ng pangpusa kaso mahal na yun. Kaya doon na lang tayo sa abot kaya natin tulad ng kusot at sanga ng malunggay. Tanong ni Charles Martinez, kaya daw ba namin mag-gender sa pamamagitan ng color ng feathers ng ibon? Kaya naman po namin basta ewing. Ang ewing ay ang pinakamadaling i-gender kahit hindi mo nakapain yung kanilang pelvic bone. Ang palatandaan lang sa ewing, kung sila ay cock, yung kanilang kapa ay V-shape na hindi aabot sa kanilang pakpak. At ang hen na ewing ay yung kapa nila ay umaabot sa kalahati ng kanilang pakpak. Wala pa tayong ewing dito sa ibunan kaya medyo mahirap ituro kung paano malalaman pero magbase na lang muna tayo dito sa picture na to. Tanong ni Gerson Pasqua, anong sunflower seeds yung pwedeng ibigay sa alps 2? Striped sunflower seeds at yung black sunflower seeds. Ayan, dalawa lang po yung maganda sa kanila at ayan din po yung mura na sunflower seeds. Dahil yung ibang sunflower seeds tulad nung wala ng shell, yung mismong laman na ng sunflower ay ayun ay mahal. Kaya doon na lang tayo sa kaya nating bilhin.
tulad ng striped sunflower seed at yung black sunflower seed. At ayun na po ang dulo ng ating video. Kung may natutunan po ang lahat, bigyan niyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe at ang kampana para updated kayo palagi sa aming future uploads. Sa mga gusto sumali sa aming Facebook group, ito lang po ang pangalan. Sali na po kayo. Salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanood. Mag-ingat po palagi and we'll see you on the next video.